So, yung Hillsong founder o founding pastor na si Brian Houston ay nagbigay ng notification para sa kanilang mga members dahil sa ito ay nung sa email, through email last Wednesday. Dahil po sa yung isa sa pastor po na si Carl Lentz ay na-terminate o naalis sa pagpapastor po sa isang mega church dito sa New York naka-locate. Itong si Carl Lentz ay meron po siyang paniniwala na okay lamang ang polygamy at siya ay yung multiple partner na po as long as yung women ay mga single. So, grabe, justify lamang niya yung kanyang lust of the flesh. At para masunod yun, at bagamat siya ay naturingan pang pastor, pero buti na lamang siya ay natanggal sa ministeryo dahil yung mga ganyan ay itinuturing niya ng scripture na isang dumi o dungis. Na po, so akmang-akma yan sa ating pag-uusapan. Alam natin na walang perfect church. Na po, alam natin yan that there is no perfect church in this world. At even the apostolic church, hindi po perfect. At itong Corinthians na ito ay itinuturing na apostolic church kung saan yung mga apostle gaya ni Apostle Pablo ay naroroon sa kanilang presensya. So, yet the scripture teaches us how to maintain the purity of the church by purging sinners out from the community of believers. And dito sa Church of Corinth ay punong-puno ito ng problema, bagamat ito ay naturingang iglesia ng apostol sa panahon ng apostol. Napakaraming problema diyan at makita natin dito sa chapter 5 na ito, angat na angat ang problema ritong immorality. Bukod pa diyan yung pride, yung mga professing believers, marami rin diyan, idolatry, napakarami rin diyan ng mga iba't ibang mga issue na kinakaharap na po. Nandiyan din ang gluttony, yung sobrang takaw, nandiyan yun. So, matakaw lang, matindi na eh. Eh, sobra pa. Di ba? So, nandiyan dyan, meron dyan sa Corinthians. Kaya nga, kahit yung mga tungkol sa pagkain, tinalakay din ni Apostol Pablo rito. Napakaraming issue rito. Pero imagine, ito po ay Apostolic Church. So, ito ay yung verse na tatalakayin natin ay example ito sa excommunication, no? Isang disiplina na kung saan ang isang tinuringang miyembro ay inalis sa membership. No po, at siya ay itinuring na hindi mananampalataya. Kaya ang sinabi doon sa verse 5, "You are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord." Ano bang ibig sabihin yan? Yan po yung ating pag-uusapan. So, ang ating topic, mga kapatid, focusing dyan sa verse 5 ay the church discipline. Yan po yung ating pag-uusapan. Now, yung summary ng ating message, the church discipline is mandated by the head of the church to maintain the dignity of the name of Christ and purity of the church. Na po, mismo ang Panginoong Yesus, siya yung pangulo ng iglesia, sa kanya galing yung utos na yan. Upang mapanatili po yung kalinisan ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, maging ang kapurihan, no, ng kanyang pangalan sa loob ng iglesia. Pero dito natin makikita kung paano i-execute yung church discipline sa apat na bagay.
No po, apat na bagay makikita natin dito. Specifically sa verse 5 in the context of the whole chapter. Kasi hindi mo yan ma-interpret ng hiwalay sa from the context. Now, sabi rito mga kapatid, paano dapat isagawa ang church discipline? First, dapat meron pong maliwanag na ground ng discipline. Number one yan. Ground of discipline. Ang sabi po dyan ay immorality. Nakalagay po yan sa verse 1. Na po, ano ang sinabi dyan sa verse 1? Ganito ang sinabi dyan. Sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo. At ang kanyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano. Mabigat ano? Sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. So, napaka-unthinkable nitong uri ng immorality ito na kahit among the Gentiles ay hindi nila ginagawa. Pero imagine, within the church, merong ganitong case. Napaka-unthinkable ng case na ito. Na po, napaka-ibang klase. Napakalala. Now, so yan po yung problema na yan. So, again mga kapatid, itong immorality na ito ay napakabigat sa harapan ng Panginoon. At syempre, kaya dito natin makikita na sa loob ng iglesia, umiiral yung ganyan. So, itong immorality na ito ay agad sinabihan ni Apostol Pablo at inadresan sa kanyang sulat kung paano po idil. Na po, at kung paano idil ito ay linya rin ho kasi ito ng mga kasalanan ng iba pa. Tingnan natin, ano, nandyan sa verse 11. Kaya na sinabi ko sa inyo within the context. Sa verse 11, ang sabi dyan, ano po, kung paano yung uri ng mga kasalanan ay nakalinya rin po sa ganyang uri ng immorality. But now I have written to you not to keep company with anyone named a brother who is sexually immoral. Ayan yan, no? Immorality talaga. So any kinds of immorality, nakahanay yan dyan. And aside from being immoral, o yung pagiging immoral, ano, eto pa, babanggitin na naman, covetous. Yung covetous, mga kapatid, yung taong sakim. Na po, hindi lang simpleng inggit, sakim. Ito yung covetous na kumukuha ng hindi kanya. Ayan. Na po, or an idolater. Na po, alam na natin yan. Reviler or a drunkard. Na po, extortioner. Not even to eat with such person. So, ano po, mga sakim, ayan, no? Mapakiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ano pa, reviler, yung mga nagmumura, maglalasing, magnanakaw, nihuwag lamang, man lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao. Ang bigat, di ba? So, yan pa ang mga ilang grounds ng church discipline, marami pa. Pero yan ay maliwanag na sila ay dapat idil. Pag mga ganyang uri ng mga tao, pinaiiwasan na yan. Okay. So maliwanag na sa iglesia ay meron pong church discipline mula pa lamang noon. At yan ay dapat na maging klaro sa ating lahat. Now, nandyan na yung ground ng discipline. Ikalawa na makikita natin dito para yung church discipline na i-execute, no po, ay makikita natin dito yung act of discipline dun sa verse 5. Tutungo na tayo ron. Dun sa verse 5, ano ang sabing muli? Ang sabi doon, mga kapatid, no? Maliwanag doon, you are to deliver this man to Satan. No po, yan yung una. Now, to deliver to Satan, anong ibig sabihin yan? Ito po, mga kapatid, na po, yung act of discipline, walang iba kung hindi excommunication from the church. Dapat ito ay ialis doon sa kapulungan ng iglesia. Yung ganyang uri ng tao
na nabubuhay sa pagkakasala. Tanggalin sila sa iglesia. So talagang meron pong dapat gawin ang iglesia dealing with this sinning member. No? Ang ibig sabihin yan, mababasa nyo sa verse 2, yung ibigay kay Satan, eto. Verse 2, ano sinabi dyan? Ano po? Yan yung context dyan eh. At kayo ay nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Excommunication talaga. Removal from the church, from the community of believers. Removal. Na po? So, ang ibig bang sabihin, kapag ka ang isang naging miyembro ng iglesia at inalis sa church, siya po ay binigay na kay Satan? Yun ba yung ibig sabihin? O, explain natin mga kapatid. Ang ibig sabihin yan, yung church, yung dwelling presence ng Panginoon. So habang tayo ay nandoon sa dwelling presence ng Panginoon, which is the church, tayo ay protected ng banal na espiritu, ng kanyang presensya, ng kanyang salita, ng Panginoon mismo. Protected tayo. Pero once na tayo ay excommunicate, no, expel tayo from the church, iyon po ay inexposed na tayo sa atake ng kaaway, which is atake ni Satan. So, pakinggan nyo. 1 John 3:5-19, we know that we are of God and the whole world lies under the sway of the wicked one or lie under the works of the devil. So, kung yung isang tao na dati nasa loob siya ng iglesia, but because of his yung mga grievous sin na ito, at siya ay inalis sa iglesia, ang mangyayari, siya ay ma-expose na siya sa mundo kung saan nagahari si Satan. Tanggalin siya sa iglesia. Yun yung gustong sabihin yan. Na po, hindi po yung kung ano man, pero yan lang yung gustong sabihin yan. I-terminate yung kanyang membership sa iglesia, tanggalan siya ng karapatan doon, yung mga privileges, you know, i-terminate na. Now, ang principle na makikita natin dito ay binanggit mula doon sa verse 7 hanggang doon sa verse 9. Yan yung principle. Now, tignan natin, nakapaloob dyan. Verses 7 to 9. Ano sinasabi dyan? In fact, nagmula ito sa verse 6. Pero basahin din natin yung verse 6 hanggang 9. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa. Kung paanong kayo ngay walang pampaalsa, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa at inialay na. Kaya nga ipagdiwang natin ang pista, hindi ang may lumang pampaalsa o sa pampaalsa man ng masamang hangad at kasamaan, kundi sa tinapay na walang pampaalsa at katapatan at katotohanan. Yo, yan yung maliwanag. So, yung prinsipyo na ito, from Old Testament pa lang. Kaya sila kumakain ng tinapay na walang pampaalsa, ibig sabihin plain lang yon. No po, walang halong pagkukunwari at puro na tinapay. Yun lang. Walang halo. So, gayon din naman sa iglesia, dapat puro lang, walang hipokrito, walang namumuhay sa kasalanan ang maging miyembro. So, yun po, inihaling tulad ni Apostol Pablo, sapagkat si Jesu Kristo ang Paskwa. Ibig sabihin, yung Passover from Old Testament, na yung fulfillment ay na kay Christ, yung mga tunay na mananampalataya, dapat nabubuhay sa kabanalan. So, yan po yung maliwanag dyan na makikita natin. Na po, so, merong Old Testament principle pa lang, naroon na. And so, pagdating ng verse 9, ang sinabi niya, not to associate, no, even common gatherings, not to associate, huwag kayong sasama sa kanila. Ibig sabihin talaga, totally iwasan tong mga taong ito.
po, hindi, wag silang pakikisamahan. Ang bigat, di ba? So, baka itatanong, no, eh, paano natin sila ngayon mare-reach out? O, yan, ha? Yan, yan yung iba. Na po, alam nyo, mamaya natin tignan yung bagay na yan. Now, aside dyan, sa nakita natin, ano pang sinabi dyan, itong mga taong ito ay tinutukoy ni Apostol Pablo, hindi po yung mga taong nasa mundo. No po? Kundi yung nasa loob ng iglesia, eh, na sinasabi nila na sila ay mga mananampalataya. Claiming to be believers, pero sa kanilang buhay ay inconsistent yung kanilang testimony. So, ito pa ang sabi, verse 11, not even to eat with such one. No? Una, no, remove, tapos, huwag makipag-associate, no po, and then, not even to eat. Progressive eh. Diba? Tanggalin sila. Tapos, huwag nyo silang pakikisamahan. Huwag kayo makikihalo maging sa pagkain. You see, yung mga tao na naging miyembro ng iglesia, pero ganito ang karakter, walang repentance, eh, maliwanag yung sinasabi ng scripture. No, ialis talaga sila. No, purge the evil person from among you, verse 12. Ayan pa. Yan yung idiniin. So, hatulan nyo sila. Huwag nyong hatulan yung nasa labas, hatulan nyo yung nasa loob. Eh, ibig sabihin ng paghatol dyan, i-terminate sila, excommunicate sila. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo, verse 11, verse 12 to 13. So, idinidiin ni Apostol Pablo na talagang mula doon sa pasimula hanggang doon sa dulo ng verse na ito, tanggalin talaga yung ganyang mga miyembro na wala pong repentance, walang pagsisisi. So, verse 12, sabi niya, for what I have to do with judging others, outsiders, it is not those inside the church. It is not inside those inside the church whom you are to judge. Verse 13, God judges those outside, purge the evil person from among you. Maliwanag eh. Kaya deliver such person to Satan is termination, excommunication, removal from the church. Maliwanag yan. That we may keep the dignity of the Lord's name and of course, even the purity of the whole body of believers. So, yan po yung maliwanag dyan. So, ano yung dapat nating matutunan? The church has the authority to judge and even excommunicate sinning members. Sinning members. Yung sinning members, kahit minsan lang niya ginawa yan, kung wala pong sign ng clear repentance, ang sinasabi po ng Biblia diyan, sinning members yan. Na po? Hindi ito dahil sa, minsan lang naman niyang ginawa, hindi yung ginawa ang pinag-uusapan doon. Yung state ng kanyang heart. Na po? So, maliwanag sa scripture na kung paano i-deal yung mga sinning members, eh dapat sila excommunicated na sa church. No, expel out sila sa church. So, this mandate is from the Lord Jesus Christ, who is the head of the church. Hindi ito galing kay pastor, hindi ito galing sa gobyerno, galing ito kay Christ. Ito ang sinabi ng Matthew 18:17. And if he refuses to hear them, ito na yung process. Tapos, sinama na yung iglesia, sinabi na sa iglesia, matapos yung proseso, nakausapin siya ng mga pastor, kinausap siya ng mga elders, ng ilang mga kapatiran, matigas pa rin ang ulo. Tell it to the church. Sabi dun sa verse 17 ng Matthew, verse 8, chapter 18. Pero if he refuses, ibig sabihin, ayaw niya pa rin magsisi, even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. Anong ibig sabihin noon? Tax collector like a Gentile. Na po, wag na siyang pansinin. Ituring na siyang hindi mananampalataya. Ayan po yung gustong sabihin yan. So, yung church, mga kapatid, ay meron pong authority to judge and excommunicate sinning members. Kaya wag na wag yung sasabihin na wag tayo mag-judge. Mali.
Judge righteously, sabi ni Christ. John 7 yan. No po, yung sinasabing huwag tayong mag-judge, minsan, kino-cover up nila yung sarili nila. Pero actually, ang sabi ng Biblia, no po, judge righteous judgment. Yan yung sinabi ng Bible. Kaya huwag tayong sasabay doon at maniniwala sa mga taong pagka dinidil eh, huwag mag-judge. Mali yun. Talagang sinabi ng Biblia, hatulan nyo yung mga nasa loob. So, yan yung maliwanag. And then number three, mga kapatid, how to execute the church discipline. Number three, mga kapatid, is dealing with their sins. Sabi ron, for the destruction of the flesh. Anong ibig sabihin nito? Ang flesh na ito, yung destruction na ito. Mga kapatid, ito'y vote physical suffering as in the case of 1 Corinthians 11:30 na po and following. And also for the conquest of the fleshly sins. Ito po ay remedial punishment, ang tawag po doon. Kumbaga, para i-expose sila doon sa atake ng Diablo, upang yung kanilang katawan, na po, physically, ay pwede po silang parusahan at atakihin ng Diablo, na wala na sila sa protection, na po. At gayon din, para itong taong to ay kahit papaano magising yung kanyang diwa, yung fleshly sins, yung kanyang pagiging makasalanan. Na po, yung appetite niya. Na po, yung sinful nature niya ay ma-purge out. So, Paul also means, ano po, only, na po, o anong ibig sabihin dito, hindi lamang ito para sa kanyang fleshly appetites, kundi maging sa kanyang physical na buhay. Yan yung gusto sabihin ni Apostle Pablo. So this kind of disciplinary action ay designed ito to punish him for licentious of life or licentiousness of life. Na sila mismo, na sinasabi mismo ng scripture dito, doon sa Galatia chapter 5 verse 19 is the works of the flesh. Para yung works of the flesh na yon, yung sinful nature na yon ay makorek, maitama, na po, magkaroon ng immediate punishment sa mundong ito, no, habang nabubuhay pa sila, para ma-awaken yung kanilang conscience or be just a retribution as punishment, na po, offend us. Yan po yung sinasabing ganoon. So, napaka maliwanag na ebidensya na from the scripture na mismo ang mga apostol ay meron din po silang kamalayan na yung kanilang katawan kapag ka po nahihirapan, minsan ay nagsisilbing pamalo ni Satanas. O may sinabi si Apostol Pablo, yung kanyang bodily calamities ay kinukonsider niya na atake sa kanya ng kaaway na po o pamalo ng Diyos sa isang banda. So yun naman po, may si Apostol Pablo, meron din pong ganung pagtingin sa ibang mga passage. So Paul supposed that this would be affected by the act of excommunication once na yung isang sinning member ay na-excommunicate siya, alam niya sa pananaw mismo ng Biblia, maapektuhan na siya doon. Ma-expose na siya sa atake ng kaaway. So, maliwanag dito, mga kapatid, both physical suffering ito, na po, at maging yung kanyang damdamin, na po, mawala na siya sa caring ng church, lalo na kung hindi na siya ipagpipray, na po, eh, bahala na siya doon, na po, hanggang siya ay katagpuin na ng sa ganung pagkakadaon providentially. So, Paul certainly means expulsion from the church. Yun po yung maliwanag dyan. Na po. And regarding him as outside of the commonwealth of Israel. Na po. Or the church. And number four, mga kapatid, the way to execute this church discipline, of course, meron pong purpose. Ano yung purpose ng discipline? Ito po yung pang-apat,
so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Ito po yung purpose ng discipline. Ano po? Ang purpose ng discipline, mga kapatid, napakaliwanag dito, that is means of restoration. Somehow, ang discipline ay means of grace. Minsan, naituro ko yan sa inyo sa Sunday school. Ano po? Yung discipline. Since when the apostle exhorts them do sa 2 Corinthians 2:7, again, sabi nga nun, receive him, na hindi binanggit yung pangalan, pero possible na itong taong to ay dumaan sa disiplina. Kaya sabi sa kanya nila ay tanggapin nyo na sila, no? Panumbalikin nyo na sila, i-reconcile nyo na yan sa inyong kapulungan. So, meron talagang point na reconciliation kasi yun yung pinaka-aim doon ng discipline. That he might be corrected, humbled, and reformed by these sufferings and recalled to the paths of piety and virtue upang siya ay mapanumbalik doon. So, this express the true design of the discipline of the church. At dito rin natin makikita, mga kapatid, never to be inflicted but with a direct intention to benefit the offender and to save the soul. Yan po yung purpose niyan. So even when he is cut off and disowned, the design should not be vengeance, hindi po yung paghihiganti. No? Parang personal revenge, hindi po yun. Or hindi rin masasabing merely punishment. Hindi po. But it should be to recover him and save him from ruin if God's will. Save him from ruin. Pero of course, nandun na siya sa place of uncertainty once na po siya ay na-excommunicate sa church. Nandun na yung possibility na mag-apostate talaga siya tuloy-tuloy. Or possible na siya ay bumalik, kaya nandun na siya sa uncertainty pag siya ay inalis na sa church. Napakabigat nito. So, hindi tayo agad-agad tumatanggap sa membership. Kasi iniingatan din natin yung kanilang buhay until such time na makita talaga natin na meron silang tunay na pagkakilala sa Panginoon. Kaya natin sila tinatanggap kasi ayaw natin na paglaruan din sila ng enemy. So the motive is not merely vindictive but the reformation of the offender who is not named here, no, doon sa 2 Corinthians. So maliwanag 'yan. Also, mga kapatid, yung hope nito hanggang kailan? Ang sabi diyan, be in the day of the Lord. So ibig sabihin diyan itong period ng discipline, pwede ho siyang tumagal. Pwede itong hanggang sa kamatayan niya na o pagbalik ng Panginoon, pwede talaga siyang tumagal. Hindi ito madali. No po, kasi sa pagbalik pa ng Panginoon. Minsan, may mga taong na disiplina ng iglesia, hindi na sila nakitaan ng pagbabalik sa buhay na ito. Pero, magkakakitaan tayo sa pagbabalik ng Panginoon kung sila'y nagsisi bago namatay o sila ay inabutan ng pagbabalik ng Panginoon na nagsisi. Kung hindi, dun din natin makikita sa pagbabalik ng Panginoon kung nagsisi sila o hindi. So, in the day of the Lord. Yan yung maliwanag. So, ibig sabihin, pwede talagang tumagal yung discipline na ito. Na po? Kung walang repentance, eh, hayaan lang natin kasi ang Diyos ang siyang gumagawa noon. At pero ang clear dito, meron pong disiplina ang iglesia at yun ay hindi gawa ng tao. Gawa yun ng Panginoon. Maliwanag yan. Na po? So, hindi ibig sabihin na itong taong to ay para ikamatay niya na. Hindi yun ang intention. Na po? Kundi siya, mga kapatid, ay mismo hanggat mas maari ay ma-recover pa. So it may take for a short or even long time, even for a lifetime until the Lord return. Yan po yung maliwanag.
So, nandyan po yung prayer pa, pero pag dumating yung time na instead of repentance, pero yung bitterness yung tumanim sa kanya, ay nako, apostate yun. Pagka tumanim, tumubo sa puso niya, yung naninisi na siya, tapos kahit ayaw niya nang makinig ng gospel, at kahit ituro niya pa yung tao, yung tao na yon, yun yung dahilan, kaya ayaw ko na makinig, apostate yan. Ang totoo, mga kapatid, ang isang tunay na mananampalataya, hindi siya masasagabalan ng sirkumstansya, ng sino mang tao, ng anumang pangyayari. Dahil kahit anong mangyari, kung siya'y tunay na mananampalataya, iaayos yung puso niya ng salita ng Diyos. At makikita niya yung sarili niya sa harapan ng Diyos, hindi niya titignan yung sino mang tao. Ang makikita niya yung sarili niya na kailangan niya ng kapatawaran. Kailangan niyang bumalik sa presensya ng Panginoon sa pamilya ng Diyos. Yun yung tunay na mga mananampalataya. Opo, marami na sa kasaysayan na nangyaring ganun. No, temporarily tumalikod sila, pero bumalik. Yun yung totoo. Dahil ang Diyos ang siyang gumagawa sa kanila. Sinabi ng Book of Proverbs, "The righteous man may fall at 7 times, but they will rise up again." Yun po yung mga righteous men. Although they might fall, no po, pero they will certainly return. So, yan po ang makikita natin. So, sa kabuuan, makikita natin, isa sa way din ng blessing at means of grace ng Panginoon ay yung discipline na kanyang inilagay. Kailangan gawin yon sa mga sinning members na hindi mo makitaan ng repentance. Matigas ang ulo, parang walang submission. No po, baka kailangan muna, teka muna, gisingin natin to. Baka sakaling yan ay, kasi ang church hindi naman nagsasara yan, never. No po. Kung kahit ano pang ginawa nila, nandun yung repentance, willing pa rin i-accept yan ng church. Pero kung ganun pa rin yung kanyang karakter, paano naman tatanggapin yun? No po, hindi po pwede. So, yan yung makikita natin. Pero ang ating biggest comfort yan, mga kapatid, eto po yun. No po, kung ang isang puso ay naroon palagi ang kababaang loob niya sa Panginoon. Kahit kung minsan hindi niya maintindihan yung preaching, pero yung puso niya ay nandun yung repentant heart, nandun yung humility, nandun yung humihingi siya ng tulong din. Paano ko maintindihan ito? Honestly, talagang nakikita niya ito. Pwede ba siyang hindi tulungan ng Diyos doon? Tutulungan siya ng Diyos doon. Kaya dapat sa halip na kung minsan tayo ay yung puso natin matigas pa, habang nakikinig ng salita ng Diyos, nire-rebuke tayo, nagagalit tayo, delikado yan. No, ano yan, si Ahab? So, dapat hindi. Dapat habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos at masyadong pointed yung mga ipinapangaral, mas lalo tayo nag-humble down. Kasi alam natin na yung message na yon tumutusok sa puso. At the same message na siyang magbibigay ng recovery sa puso natin para tayo ay makaalis sa specific na kasalanan na ating kinalalagyan. By the way, ang isa sa kabutihan ng Diyos, marinig natin yung mga seems like unfriendly teaching para gisingin yung ating kaluluwa. Pag pinag-usapan po ang kasalanan, lahat tayo tatamaan. Kaya patuloy tayong sinasanctify ng salita ng Diyos. Sa huli, mga kapatid, yung lesson na makikita natin, tuloy-tuloy yung sanctification ng salita ng Diyos. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, dapat naroon po yung patuloy na hilingin natin, isanctify tayo. From our hearts, minds, yung thoughts natin, yung heart natin, isanctify tayo ng Panginoon. Para kahit nasasakpan tayo, lalo tayong nasisiyahan dahil alam natin kailangan natin ang salita ng Diyos. Sanctify our hearts, O God. Yan yung dapat nating patuloy na makita. Na po. At sino lamang ang pupwedeng humingi noon, ito yung mga taong binuksan ng Diyos ang kanilang puso. Alam niyo po, pinakamasarap pakinggan na preaching sa totoo lang, yung ine-expose yung kasalanan natin. Kasi mas lalo tayong lumalapit kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Kasi nakikita natin, Lord, kahabag-habag ako. Sino ang makakapagligtas sa akin?
sa kalagayan kong ito. Walang iba kundi si Heso Kristo. Yan yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa aklat ng Romans. Kahabag-habag ako, O Diyos. Yan yung tamang approach. Yan yung tamang atmosphere ng ating soul sa harapan ng Diyos. Kapag ka na-pointed out yung sin, kahabag-habag ako, O Diyos. Yan yung tama. So, yan yung ating lesson. Purihin ang Diyos. Opo, manalangin na tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa oras na ito. Patuloy niyo kaming samahan, O Diyos, sa mga nadidinig namin na aral ng mga salita ninyo. Kailangan namin ito sapagkat napakarumi pa ng buhay namin sa mundong ito. Napakarami pang karumihan. Tulungan niyo kami na huwag kaming ma-entertain sa karumihan. Huwag kaming masiyahan sa anumang kasalanan. Patuloy niyo kaming paalalahanan ng inyong mga salita. Patuloy niyong baguhin ang aming pagkatao. Patuloy niyo kami, Ama, na linisin. Salamat sa mga paalala ng mga salita ninyo. At naway patuloy lamang na kayo maging sentro ng aming buhay at pagkatao. Purihin kayo, Ama, sa ngalan ni Kristo Jesus. Ito'y aming panalangin. Amen.